Kamusta po sa inyong lahat? Welcome back ulit sa aking channel. In today's episode po, samahan nyo akong mag-harvest sa ating mini farm. So, tara, let's! Simulan muna natin dito sa mga sili. Tayo mag-grocery. Medyo, pwede na siguro itong bell pepper. Isa lang muna. Gawa tayo ng pizza. Ah, dalawa na. Pizza toast. Pwede na siya. Pwede na din siguro. Nahalo. Halupin nyo. Okay. Pa dito. Ayan. Lumamig kasi kagabi. Kaya para siya nagkaroon ng black spot dito. So, pwede na natin kuhanin din to. Ayan. Ito naman. Badaw. Ang laki na. Piliin lang natin yung maliit. Ayan. Ito. Okay. Yung medyo bata pa. Parang hindi siya masyado matigas pag kinain. Sa loob. Ayan. May mga maliliit. So, medyo mura pa ito. Atay. At pagkatapos ko mag-spray ng off, balik tayo ulit dito sa ating pag-harvest. So, dito sa side na to, tingnan natin kung gaano kadami yung ating makukuha na talong. Ito, itong variety to, ito yung maliit lang. Talagang hindi siya yung hahaba. Kung tawagin din natin ito ay patio baby eggplant. Sabi nila sa isang puno daw, 15 pirasong eggplant ang makukuha mo. So, tingnan natin sa susunod na mga linggo kung gaano kadami makukuha natin. So, pansamantala, ayan, cut na natin yan. Oh, okay na din. Not too bad naman. Ayan. Tapos dito pa sa kabila, may nakikita akong isa. Ayan. O nga, mukhang ang daming yung bulaklak ko. So, maaari ng 50 nga sa isang plant. Ayan. So, kuhanin natin isa. Ayan. Next year, magtatanim ulit ako ng gantong variety ng talong. Kasi tingnan nyo po. Ito, sa isang puno, ang dami niyang bulaklak. Kita nyo? Kasi ang dami rin niyang bunga. Ang liit lang ng puno, pero ang dami niyang... Ayan o, ang dami o. Kakatuwa talaga. Ayan, may isa pa. Kuhanin na rin natin yan. Hindi ko lang sure kung anong lasa nito kasi first time ko nag-harvest nito. Isasabihin ko sa inyo pag nailuto ko kung anong lasa. So, sunod na vlog. Ituturo ko rin sa inyo yung favorite ko na sausawan ng mga gulay, mga steam na gulay. So, ayan. Nakarami na tayo ng talong. Ang cute ng talong. Yan. Buha, diba? Sa susunod ulit. Bye, talong. Thank you. Tapos dito naman tayo sa ampalaya. Yan, nahaba na sila. At nayabong na din. Ayun, may isang palaya. Tintay dito sa kabilang side. Ayun. Dami na niyang maliliit na bunga. Excited na ako pag sobrang dami na nila. Ang cute. Ayan. So ito, pwede na natin siyang harvestin. Kahit maliit pa.
Ayun pa yung isa. Yan. Sobrang daming dahon. Sama ating gunting. Kakat na natin. Ayan. Ito pa isa. At ang last one. Oop. Ayan. Presenting ang ating ampalaya. Ayan. Nigyan na natin siya sa ating basket. Ayan. Okay. Punta naman tayo ulit sa bataw. Titingnan ko kung meron pa akong makukuha pa na bataw. Kasi kanina sobrang dami ng lamok kaya hindi ko na natiis. Silipin natin kung may makukuha pa ako ulit. Yeah. Yung malalaking bataw, yung iba ipupunla ako for next year. Para mas maraming punla ako maitanim. Mukhang wala na ata. Tingnan natin, baka sakaling meron pa. Mukhang, ayun, meron. Ayan. Tingnan pa kung meron pa. Mukhang wala na. Ubus na. May good news pala ako sa inyo. Kasi itong ating upo, sa wakas, meron na siyang bunga. Ipapakita ko sa inyo. Parang tatlo yung nakita ko na bunga. Yun. So, ito isa. Oh, diba? Cute. Ito yung dalawa. Pangalawa. At pangatlo. Yeah, meron na tayong future upo. Cute ng bulaklak niya. Yan. So, ito naman. Ngayon, lumalago na yung ating alugbate. Itong labanos, first time ko nagtanim nito na may nagkabunga. Kasi, ang dami ko nang try nagtanim ng labanos. Pero, never akong nagkaroon ng ganito. Yan yung ganyang bunga, sumisibol ng ganyan. So, natuwa naman ako kasi nakukuha ko na yung technique. Medyo nagkakaroon ako yung idea kung kailan ko ba siya itatanim, ano yung pwede kong gawin para magkaroon siya ng, para magkabunga siya ng labanos. Kaya, natutuwa naman ako ng sobra. Kung makikita nyo, ang daming butas ng dahon. Natural lang po ito kasi gawa ng, hindi ako nag-i-spray ng chemical sa mga dahon. Kaya yung mga flea beetle, kinakain nila yung mga dahon. Pero okay, mas okay naman yun. At least alam natin na chemical free yung ating mga gulay. Ayan, ating labanos. Ayan. Tapos, dito naman sa ating talbos ng kamote. Madami na rin ako napangawha dito. Parang every 2 days, 3 days. Ayan, katulad nito, nakakapangawha ako nung last 2 days ago, meron na naman ulit siya mga talbos. Kaya, mas maganda, lagi din mo siyang panguhanan para mas dumaming talbos. Tapos itong ating ampalaya din, nataas na, may mga bunga-bunga na rin siya. Ayan. Tapos,
after natin dito, pupunta naman tayo sa Pechay, Baguio. Nakapag-harvest na rin ako nito noon last time. Tapos gumawa ako ng kimchi. Tapos magagawa tayo ng nilaga. Kaya kukuha tayo ng isang Pechay, Baguio. Ayan. Sa pagkuha ng Pechay, Baguio, titignan nyo maigi yung parang nasa gitna niya. Katulad nito. Yung pipisalin nyo lang siya pag naan yung medyo parang marami na siyang laman sa loob, pwede nyo siyang i-harvest. Katulad nito, yung dalawang to, pwede na. Ito katulad nito din, medyo parang nakasarado na yung kanyang dahon. So, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-harvest. Ayan. Ito rin ating ampalaya pag sa malayo. Ang ganda na. Okay, so balik tayo sa Pechay, Baguio. Pili lang tayo ng mukhang ito. Okay na ito. Sige, kuhanin na natin itong isa. Ayan. So, ang ginagawa lang muna dyan, para lang siyang iikutin, tapos hihigitin. Mabilis lang siyang anihin. Ayan, ganun lang kalit yung ugat niya. Ayan, lagyan lang dito. Tapos tanggalin natin yung kanyang ugat. Ayan, mahirap magtanggal, lalo't isang kamay lang, isang kamay ka lang, hawak isang camera. Ayan. So, yakat natin yung ugat. Ayan. Tapos, tatanggalin din natin itong mga dahon na yan. Kasi pag niluto mo, mapait. Kaya, ang kukuhanin lang natin yung pinakagitna lang talaga. Para hindi siya mapait pag sinama natin sa mga ulam na iluluto natin. So, ayan. Ang ating Pechay, Baguio. So, ito yung harvest natin. Bataw. Tatlong ampalaya. Ayan. At mga talong. May libre na tayong grocery. At ito pala. Ito yung aming celery. Hindi ko siya masyado nagagamit sa totoo lang. Paglamisa nagpapansit ako. Kukuha lang ako ng ilang piraso. Kaya kung may alam po kay ibang luto sa celery, just comment lang po. Yan. So, ayan ang ating harvest sa ating munting mini farm. Marami pong salamat sa panonood. Sa susunod na vlog po ulit. Bye!